Simpleng trabaho, hindi mo nagawa? Ni hindi kang mapapagod dun. Magtatawag ka lang ng kontraktor at sila nang bahala sa lahat. Tatanga-tanga ka na naman. Yun nga po ang ginawa ko eh. Kaya lang, nagsialisan po talaga silang lahat. Pwes, umalis ka rin sa harapan ko. Pinaiinit mo ulo ko. Paano po yung pinangako niyong promotion? Hindi mo na nga nagawa inutos ko sa'yo? Hihirit ka pa ng promotion? Demotion ang ibibigay ko sa'yo! May maididimot pa po ba ang janitor? Umalis ka na! Umalis ka na! Alis! Sigurado ka bang wala si JJ doon sa school na yun? Diba? Sabi mo, doon kayo dati nag-i-school? Eh, wala talaga siya doon eh. Kasi tinigan ko na, mga school record. Pero wala talaga siya. Tsaka hindi siya nag-enroll. Kung mataas pa yung araw, halika, hanapin pa natin si JJ sa iba-ibang school. Pero kinakabahan ako eh. Baka bumalik yung mga lalaki dito sa bahay. Yung mga gustong magsira nito. Paano yung paghahanap natin sa nanay at kapatid mo? Hindi ko nga alam eh. Baka pagsigurado na tayo hindi nababalik yung mga lalaki, tsaka lalang natin ituloy yung paghahanap kalila mamet kay JJ. Sige, paala ka. Sabi ni Ma'am, ikaw na mag-ilis lahat ng CR dito sa Fanland, ha? Po? Buong Fanland, lahat ng CR? Oo. Lagi mo imabat pang mga sahig, ha? Minsan kasi ang mga bata, inaabutan bigla, ay ihina lang sa sahig. Oh, pumunta ka sa store room, kunin mo yung mga supplies natin, ha? Tao po! Tao po! Janitorya lang po! Tao po! Ay, paano po, Manang Perla? May lalaki kanina sa CR. Nininilip ata. Eh, bakit hindi mo i-report? Huwag na po. Baka makarating pa kay Papa. Ano po sabi ng baraha? Magandang balita. May makikilala kang lalaki. Talaga po? Guwapo. Mayaman at galing sa magandang pamilya. Ano pa kung sabi ng baraha? Sino daw siya? Pangalan niya? Alam mong hindi ako nagbibigay ng pangalan. Sige na po. Anong initials na lang po? Bakit po? Okay lang po kayo? Saka na natin ito ituloy. May appointment pa ako sa doktor. Ay, at siya nga pala. Ibabalik ko na po ito sa inyo. Sige. Ito na naman ang basahin.
salamat po. Mga ganitong topic talaga ang ilig ko. At saka gusto ko mag-eksperimento. Baka may makausap ako sa kabilang buhay. Hindi. Kasi kapag hindi yan nag-makeup, hindi siya masyadong maganda. Sinong hindi maganda? Kaya paringgan mo ba ako? Minarinig ka ba? Oo. Eh di nasagot mo din yung tanong mo. Ikaw talaga kahit ka nag-buisit ka eh. Layo, si Andrew, inaasira naman ako. Hoy, hoy. Minimig nga kayo. Makita niyo yung pod kami ng nanay niyo eh. Nay, tay. Eh di kung ganun, huwag muna kayo umalis ng bahay. At ano, maghihila pala ng ganito yung tatay mo. Eh talaga palang tabag kayong mag-amay. Di naman po sa ganun. Kaso nga lang, merong gustong lalaking gumiba dito sa bahay. Eh di, ibig sabihin nun, aalis na tayo dito. Mabuti naman. Ayoko talaga sa mundo dito. Bakit? Mabait naman ako sa'yo ah. Teka muna. Wala pa naman tayong malilipatan ah. Tsaka bakit nalagigipay itong bahay? Sino nagutos? Oo nga po eh. Hindi nutusan ng may-ari. Tapos yung isang lalaki kanina, pinag-itusan lang daw po siya. Tatay, dapat po, lagi may nakabantay dito. Kung sakaling dumating yung magigiba ng bahay. Hirap yan. Wala tayong magagawa. Squatter lang tayo dito eh. Ang dapat siguro, nandito yung may-ari para siya makipag-usap dun sa gigiba nitong bahay. Lord, tay. Hindi po kayang kausapin yung may-ari. Ay, naku. Akala ko pa naman solda-solda na tayo dito. Yung pala pwede problema pa rin. Ay! Oh, my! Ma'am, sorry po. Ano ba? Hindi ka ba nag-iingat? Ma'am, sorry. Ano ba? Mag-iingat ka kasi sa ginagawa mo. Sorry po, ma'am. Bago lang po kasi siya. Oo nga po, ma'am. Hindi ko naman po talaga sinasadya eh. Ay! Ano ba ginagawa Bastos mo? Bastos ka! Hindi mo ba alam na siya ang bagong publicity and promotion head? It's okay, Paul. Alam ko naman hindi niya intention magbastos. Oo nga po, ma'am. What's your name? Justin po. Justin. Magpapahit po kayo ng report? Ay, hindi. Inaalam ko lang kasi bago rin ako dito at ngayon lang kita nakita. Ma'am, tawag na po kayo sa meeting. Malilate na po kayo. Okay, sir. Thanks. Ikaw ba natatakot sa akin? Hindi naman kita inaano ah. Hindi naman kita sinasaktan. Teka, tutulungan kita para maging kaibigan mo ko. Isa na po, kala ko walang tao eh. Nay! Tay! Ano? Paano po kapag bumalik yung mga lalaki magigiba sa bahay? Eh, maiiwan ka naman dito, di ba? Eh, pigilan mo sila. Kasama ko po ba si Ate Brittany? Eh, malamang dahil tulog pa siya. Nay! Tay! Eh, gising na ako. Ayokong maiwan dito. Ano nangyari sa mukha mo? Ano yan? Baka naman pwedeng iba na yung maglinis sa banyo. Eh, nabubugbog ako dun eh. Kaya sabi ng HR, si Boss Hillary ang nagdemote sa'yo. Eh, baka naman magalit sa akin yun pag pinagbigyan kita. Ano ba kasi ang ginawa mo? Bakit nagalit sa sa'yo? Eh, hindi ko lang naman nagawa yung pinag-uutos niya eh. Yun lang? Eh, di gawin mo. Dahil ang sabi ng taga-HR, mukhang malapit ka na daw si Sante. Po?
Naku, hindi ako pwedeng umalis dito sa panlan. Gusto ko dito lang ako. Kung gusto mo manatili dito sa panlan, sundin mo ang inuutos ni Ma'am Hillary. Sige. Pakisabi kay Boss Hillary, bukas na bukas din, gigibayin ko talaga yung bahay na yun. Kailangan mong gibain ang bahay na yon. Hindi ko kaya. Kayain mo kung ayaw mo matanggal dito sa Fanland. Hindi ako pwede mawala sa Fanland. Maaaring bumalik pa siya dito. Kahit mahirap sa kalooban ko, kailangan kong gawin ang inuutos niya. Gigibain kong bahay na yon. Oh, attorney, makapu kayo. Ma'am. Attorney, nabigla ako sa tawag niyo. May problema mo ba? Kami ang law firm na nag-takeover sa law firm na ginagamit yung before. And nagre-review kami ng mga case files and mga client lists. At isa kayo sa pinakamalaking kliyente na ihahandle namin. Oo. Malaking client nga kami. Ayon sa documents na nireview namin, eh, sa pamilya ni Danilo Benavides na punta ang Funland. Dati yon. Pero nung namatay na si Kuya Donnie, sa akin na napunta ang Funland. Hindi sa pamilya ni Danilo Benavides? Ang ibig kong sabihin, una, pinamana niya kay Shirley, yung sa asawa niya. Pero binenta sa akin lahat ni Shirley ang shares niya bago siya umalis. Kaya, sa akin na to. Eh, ang shares ng anak niya. I know he's not yet of legal age para ibenta niya yon. Hindi nga. Pero since ako ang legal guardian niya, akong namamahala ng lahat ng shares niya. Nilagay ko yun sa trust fund niya. Nasa na nga pala yung anak ni Mr. Benavides? Wala eh. Nag-aaral. Abroad. Okay. Alam kaya niya na pagdating niya ng 21 years old ay siya na magkocontrol ng mga shares niya sa kumpanya. Of course. Kaya nga pinaghahandaan niya. Sa pinakamagaling na business school ko siya pinag-aral. For your information. That's so. Hintayin na lang namin ang pagbabalik niya at kakausapin namin siya. Sige. Momay, ba't ako lang nakakakita sa'yo? Diba, buong pamilya ko? Sa bahay mo na nakatira? Ba't ako lang nakakakita sa'yo? Nga, Andrew, ikaw lang ang nakakakita sa'kin. Siguro superhero ka. May kakayahan kang makakita ng multo. Baka nga. Superpowers ko kasi mas lalo na kitang nakikita. Talaga? Mas lalo mo na ako nakikita? Oo. Baka... Kala ko naman, nag-iba ka na. Yung pala, multo ko pa rin. Multo na mas lalo mo ako nakikita. Napagalaman ko, wala sa amin ng titulo ng Funland. Nasa inyo po ba? Malamang... Ah, di bali po. Pakibigay na lang po sa amin ang authenticated copy at kami lang pong bahala para masara na yung libro ninyo. Okay. Sige. Think we're done? Okay. Thank you, attorney. Andrew, ilang school na bang napuntahan natin? Apat na yata. Tsaka yung napuntahan natin kaninang school. Nandiyan na naman sila? Simulan niyo na! Sigurado ka? Wala sa safe yung titulo ng Funland? Wala nga. Ilang beses ko nang dinobol check. Nasaan kaya yun?
si Shirley, alam. Eh, hindi nga nagpapakita yung babae yun. Paano tayo magtatanong sa kanya? Baka nasa safety deposit box nila. O kaya safe sa bahay. Ang bahay! Oo, umpisahan niyo na. Ano yun? Pwede daw ba? Oo. Ang lahat. Umpisahan niyo na. Saan nyo na? Kuya, bumalik na naman po kayo. Oo. At ngayon, wala nang ligtas itong bahay na to. Igibay namin to. Umpisan nyo na! Kasi namawala ko yung susi. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ko sir alam eh. Jun! Ano kaya kung pasabugin na natin ng bahay? Sabog? Bakit, Momay? Pasasabugin nila yung bahay namin. Natatakot ako, Andrew. Sir, hindi po pwede yung iniisip nyo. Residential area ho ito eh. Hindi tayo pwede magpasabog dito ng basta-basta na lang. Kuya, huwag nyo na po pasabugin yung bahay! Sir, nakita ko kayo, Susie. Hindi nyo po pwedeng pasubukin yan! Kailangan po dumaan kayo sa akin! Kailangan yung bata! Sana yan! Kailangan yung bata! Huwag mong gibain ang bahay. Inuulit ko, huwag mong gibain ang bahay. Naiintindihan mo ba ako, Justin? Bakit tatanga-tanga ka na naman dyan? Opo, naiintindihan ko po. Oh, hindi na tuloy pag-iba ng bahay, ha? Nagbago yung isip ng boss ko. Pasensya na kayo. Sigurado ho ba kayo na hindi na natin gigiba ito? Pababalik ko na yung equipment sa garahe namin. Hindi na. Sige po sir, paano na po kami? Ah, kuya. Sandali po. Pwede po bang magtanong? Ba't gusto niyo po itong sirain na bahay na to? Basta. Hindi niyo po ba itong gusto yung bahay na to? O natatakot lang po kayo? Hindi ako natatakot dito. Talaga? Kahit may multo dito? Hindi ako naniniwala sa multo. Uy, anong gagawin mo dyan? Iuwi ko yan. Tanungin natin.